ganun siya nga para matay pigilay dati kada dati sa tao na Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islam wal iman Walakal hamdu an ja'altana min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Annahu balagha ar-risalata wa adda al-amana ونصح الأمة فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهوا وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang ang Panginoon ng sanlibutan. At ang kapayapaan ay sumakanyang propeta at sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga tao tumahak sa landas ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga magulang at kapatid, natalakay natin nung nakalipas na Juma ang kalagayan ng mga taong tatawid sa sirat na kung saan ang inipapalarin na makalagpas na sirat dahil sa kakulangan ng kanyang kabutihang dala ay malalaglag sa jahannam at yun ang kanyang magiging huling hantungan. Dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga nagawa ay kailangan nila unang pagdaanan ang mga parusa sa jahannam ng mahabang panahon bago sila papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso sa pamamagitan ng kanyang awa at habag sa kanyang mga halipin. Lahat ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyang puso ay siya ay naniniwala na Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang tunay na tagapaglikha at Panginoon ay ilalabas din siya doon ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos niyang pagbayaran ng lahat ng kanyang mga kasalanan sa mundong ito. Ngunit ang mga kafir o yung mga taong kailanman ay hindi sila naniwala at sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sila ay hindi na ilalabas doon ng Allah subhanahu wa ta'ala magpakailanman. Ano ba ang jahan ng mga magulang at kapatid sa pananampalatay Islam? Ano ba ang mga parusa na naghahantay sa mga taong makasalanan at sino ang unang grupo na makakapasok sa jahannam, sayan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kaganapan na mangyayari sa mundo ito at sa kabilang buhay dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya lahat at walang may ililihim sa kanya. Alam niya lahat ng itinatago ng kanyang mga alipin at ito ay lagi niyang ipinapaalala sa sangkatauhan upang tayo ay bigyan niya ng gabay at paalala at babala. Ito ang paglalarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa imperno na huling hantungan ng mga taong walang pananampalataya o hindi naging masunurin sa kanilang dakilang tagapaglikha. Sabi ng Allah, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
kalimatul adhabi alal kafirin. Sabi ng Allah sa malapit itong kaulugan, at dadalhin sila ng mga hindi naniwala sa Allah o hindi naging nanampalataya sa Allah at sa kanyang subo tungo sa impyerno na grupo-grupo. Hanggang kapag sila ay nakarating dito, ang mga pintuan nito ay ibubukas at ang mga bantay nito na mga anghel ay magsasabi sa kanila, alam niya at ikong rusulo minkum, hindi ba dumating sa inyo ang mga subo na nagmula sa inyong mga sarili at binabasa sa inyo ang mga kapahayagan ng inyong Panginoon at kayo ay binalaan niya ng pakikipagharap sa inyong araw na ito. At ang mga tao ay sasagot, bala, o tunay na dumating sa amin ang mga subo ng aming Panginoon at binalaan kami sa mga pagdating ng araw na ito na kung kaya naging makatuwiran at karapat dapat ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang parusa ay para sa mga hindi nanampalataya sa kanya. Qila dakhulu abwaab jahannam khalidin fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. At ito ang sasabihin sa kanila, pumasok na kayo sa mga pintuan ng jahannam o impyerno upang kayo ay manatili roon magpakailanman at tunay na napakasama ng antungan para sa mga mapagmalaki o yung mga tao walang pananampalataya. Ang mga propeta mula kay Noah o Noah alayhis salam, Ibrahim, Musa, Isa o Jesus alayhis salam at Muhammad ay hindi sila nagkulang ng pagbibigay paalala sa sangkatauhan hinggil sa parusa na naghihintay sa mga tao hindi susunod sa kanilang mga aral. At ang Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamahabagin at maawain sa kanyang alipin ay lagi nakabukas ang kanyang mga kamay para sa mga tao nagbabalik loob sa kanya. At lagi pinapaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan na siya ay katakutan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Dahil mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, kapag yung alipin ay umabot na sa araw ng pagkabuhay, ay wala nang tatanggapin ang Allah subhanahu wa ta'ala na katiting na kabutihan at pagbabalik loob ng kanyang mga alipin. Ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lagi niyang itinuturo sa kanyang mga sahaba ang panalangin na ito, Allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannam. Ya Allah, iligtas mo kami mula sa parusa sa impyerno. At ang mga gawaing kabutihan na magliligtas sa atin mula sa jahannam ay itinuro lahat ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan iniwanan niya ang kanyang ummah sadang matuwid at maliwanag sa pamamagitan ng Quran at sunna ng mahal na propeta. At sino man ang hawakan niya ito at gamitin niyang daan papunta sa kabilang buhay ay hindi na siya maliligaw kailanman. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang paglalarawan sa jahannam, وَجِيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ ذِكْرًا. Sabi ng Allah, at dadalhin ang impyerno o jahannam sa araw na iyon. Naroon ay mapagtatanto ng walang pananampalataya ang katotohanan at siya ay magsisisi. Subalit, ano pa ba ang makukuha niyang pakinabang kapag siya ay nagsisi? Gayong walang pag-alinlangan, hindi niya pinahalagahan ang katotohanan at pagsisisi noon siya ay nasa digdig. Kaya huli na ang lahat para sa kanya. Yabulo linsan, yabul ya laytani kaddamtu li hayati. At sasabihin ng tao yun, sana nakapaglaan ako ng kabutihan para sa buhay na ito. Sabi ng mahal na propeta, yurta bi jahannam yawma idhin la sab'una alfa zimam ma kullu zimamin sab'una alfa malakin yajurruna. Sabi ng mahal na propeta, ipararating ng Allah subhanahu wa ta'ala ang jahannam sa araw ng paghukom na mayroon itong 70,000 na mga tali, at sa bawat tali nito ay mayroong 70,000 na mga malaikat na humihila nito. Allahu Akbar, sa bawat isang tali, sabi ng mahal na propeta, ay 70,000
na mga anghel ang humihila nito. Yung Jahannam, sabi ng mahal na propeta, ay meron itong 70,000 na mga tali. At sa bawat tali na yun, sabi ng mahal na propeta, ay 70,000 na mga anghel ang humihila nito. At ang laki ng bawat isa sa anghel na humihila sa Jahannam, ang sukat ng kanyang balikat hanggang sa kanyang tainga ay 40 years ang ilalakbay bago mo marating ang dulo ng kanyang balikat, sabi ng mahal na propeta. Gaano kalaki ang isang anghel na yon at gaano kalaki ang Jahannam para hilain ng ganong karaming mga anghel sa araw na yon. Binanggit ng mahal na propeta ang apoy sa Jahannam. Sabi ng mahal na propeta, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Uqida 'alan nari 1000 sanatin hatta ihmarat, thumma uqida 'alayha 1000 sanatin hatta ibyadat, thumma uqida 'alayha 1000 sanatin hatta ihswadat, fa hiya sawda'un kal-lailil mudlim." Sabi ng mahal na propeta, pinabuluan ang apoy sa Jahannam ng 1,000 taon hanggang magkulay pula ito. At pagkatapos, pinabulan ulit ng 1,000 taon hanggang sa maging kulay puti ito. At pagkatapos ay pinabulan ulit ng 1,000 taon hanggang sa maging kulay itim ito at ito ay nasa kasulukasulang kaitiman. At ang lalim ng Jahannam ay binanggit din ng ating mahal na propeta. Sabi niya, Law anna hajaran yukdafu fi Jahannam hawa sab'ina kharifan qabla an yabluga qa'raha. Sabi ng mahal na propeta, kung ang isang malaking bato ay ihagis sa Jahannam, 70 taon ang itatagal nito bago bumagsak sa pinakailalim nito. At ang mga anghel na nakatalaga sa Jahannam ay binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga katangian. Sabi ng Allah, Alayha malaikatun giladun shidad, la yasuna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yumarun. Sabi ng Allah, doon ay may itinalagang mga anghel, may hipit at matitindi kong magparusa, at sila ay hindi sumusway sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kanyang ipinag-uutos sa kanila at sa kanilang ginagawa, at kanilang ginagawa ang anumang ipinag-uutos, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iba ng Allah sa Quran, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Ang pintuan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Jahannam ay pito. Ito ang pintuan niya. Sabi ng Allah, at katotohanan ang impyerno ay ang ipinangakong lugar para sa kanilang lahat. Ang tinutukoy dito ay mga taong makasalanan. Ito ay may 7 pintuan, sabi ng Allah, sa bawat pintuan ay may isang itinalagang bahagi para sa kanila na mga taong sumunod kay Shaitan. Sabi ng isa sa mga mufassiri na si Imam At-Tabari, ang pintuan ng Jahannam ay palapag, darakat o magkapatong-patong. Ang unang palapag ay tinatawag na Jahannam. Pangalawang palapag ay tinatawag na Lawa. Pangatlo ay tinatawag na Khutama. Pang-apat na palapag ay tinatawag na Sa'ir. At ang panglima ay tinatawag na Sakar. At ang panganim ay tinatawag na Hawiya. At yan ang mga pangalan ng pintuan ng Jahannam, ng Impyerno. At ang Jahannam ay magkakaiba-iba ang init at parusa na naghahantay sa mga tao makakapasok doon. At ang parusa sa mga tao sa araw na yon ay dipindi sa kanilang mga kasalanan. At ang may pinakamahirap na parusa ay yung mga tao munafik o yung at saka yung mga tao walang pananampalataya o yung mga kafir. At ang pinakamagaang na parusa sa Jahannam ay binanggit din ng mahal na propeta. Sabi niya, Inna adna ahlan nari adaban yantani ayantailu min alayn min narin yugli dimago min hararatin alihi. Sabi ng mahal na propeta, tunay na ang pinakamababang parusa sa mga tao sa impyerno ay pasusutin sila ng sinelas na bakal na gawa sa apoy na magpapakulo sa kanilang utak sa tindi ng init nito. At yun ang pinakamagaan, sabi ng mahal na propeta. Kabilang pa sa mga nabanggit ng propeta na mga parusa na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao papasok sa Jahannam ay meron silang mga inumin na inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Ila sa mga pangalan ng mga inumin na yon ay tinatawag na Hamim, at pinanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran,
wa sukuma an hamiman faqad ta'amahu. Yung inumin niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay papainumin sila ng kumukulong tubig sa Jahannam. At yung, kapag sila ay nakainom doon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkakaputol-putol ang kanilang bituka sa tindi ng init ng inumin na iyon. Kabilang pa sa inumin sa Jahannam na binanggit ng Allah sa Quran ay yung tinatawag na sadid. Sabi ng Allah, وَمَنْ يُسْقَ مِنْ مَاءٍ سَدِيدٍ يَتَجَرَّعُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَلَا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Sabi ng Allah, sa kanyang harapan ang tinutukoy nito yung mga makasalanan ay ang impyerno, at siya ay paiinumin ng tubig na sadid na nagmula sa lagnan ng sugat ng mga taong pinaparusahan sa impyerno. Ito ay kanyang sapilitang sisipsipin, ngunit nahihirapan siyang lulunin, at ang kamatayan ay dumarating sa kanya mula sa bawat dago. Subalit, hindi siya mamamatay, at sa kanyang likuran ay isang mabigat na parusa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang pa sa mga inumin na inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung maon kalmul. Binanggit din yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi niya, Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmul yashwi al-wujuh bi'sha ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Sabi ng Allah, katotohanan, aming inihanda para sa mapanggawa ng kamalian ang isang apoy na ang mga dingding nito ay papalibot sa kanila, at kung sila ay humingi ng tulong, sila ay pagiginhawain ng tubig na tulad ng kumukulong langis na lalapnos sa kanilang mga mukha. Sadyang napakasama ang inumin at napakasama ang hantungan. Sabi ng Allah, ilan lang yan mga kapatid sa pananampalataya ng Islam ang inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong papasok sa Jahannam. Bukod sa inumin at pagkain na inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon din silang kasuotan na inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong iyon. Binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Sabi ng Allah, sa mga tuwid, yaong mga walang pananampalataya ay pasusuotin sila bilang parusa ng kasuotan na gawa sa apoy na masusunog ang kanilang katawan, at pagkatapos ay ibuhos sa kanilang mga ulo ang tubig na napakatindi ang init na aarot hanggang sa kaloob-looban nila. Ang mga taong sumuway sa kanilang Panginoon ay marami pang inihanda si Allah subhanahu wa ta'ala na parusa na magpapahirap sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. Nabanggit ng mahal na propeta na ang kafir o yung walang pananampalataya ay palalakihin ni Allah ang kanyang katawan upang lalo niyang malasap ang sakit ng parusa sa Jahannam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma bayna al-mankibay al-kafir masiratu thalathati ayamin lir-raqib al-musrib." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ng dalawang balikat ng isang kafir ay tatlong araw ang ilalakbay dito bago maabot ang dulo nito, ganun kalaki ang kanilang mga katawan. Ibig sabihin, yung mga taong papasok sa Jahannam ay palalakihin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga katawan upang lalo nilang malasap ang sakit ng parusa sa impyerno. Sabi pa ng Allah, Inna lilladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat jululuhum baddalnahum jululan ghayraha liyadhuqal adhab. Sabi ng Allah, katotohanan, yaong mga walang pananampalataya sa aming mga kapahayagan, sila ay aming papasukin sa Jahannam sa tuwing masusunog ang kanilang mga balat. Ito ay aming papalitan ng panibagong mga balat upang kanilang malasap ang hapdi ng parusa. Sayan ang mga magulang at kapatid ang naghahantay na parusa para sa mga tao makasalanan o hindi sumampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sino ang unang grupo na papasok sa jahanam? At ano-ano ang mga gawain na magiging dahilan ng pagpasok ng mga tao sa jahanam? Binanggit din niya ng Allah at ng mahal na propeta. Sabi ng mahal na propeta sa kanyang hadith, awwalu man tusa'ara bihim an-nar rajulun jama'a al-Qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun kathirul mal. Sabi ng mahal na propeta, ang unang mga tao na itatapon sa jahannam ay yung taong pinag-aralan niya yung Quran. Pangalawa, yung taong namatay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, yung taong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking kayamanan at siya'y nagbibigay. Ang mga gawag ito ay mga kabutihan. Bakit sila ang unang makakalasap ng init ng jahannam? Anong dahilan, mga magulang at kapatid? Ito ay pinaliwanag ng mahal na propeta sa kanyang dahilan, sa kanyang hadith, ang dahilan ng pagpasok ng mga tao ito sa jahannam. Sabi ng Allah, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa tao, pinag-aralan niya yung Quran, sasabihin sa kanya ng Allah, alam mo alimu kama anzaltu ala rasuli. Sabi ng Allah, inibat itinuro ko sa iyo ang anumang ipinahayag ko sa aking propeta. Sasabihin ng tao yun na bala ya Rab, opo Panginoon. At tatanungin siya uli ng Allah, famada amilta fima alimt. Ano ang ginawa mo sa iyong mga kaalaman? At sasagot ang lalaking yun o ang tao yun, kuntu aqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Ako po ay nagsasagawa ng mga pagdarasal sa gabi at araw. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang maililihim sa kanya at alam niya ang lahat ng mga nasa puso ng kanyang mga alipin. Sasabihin sa kanya ng Allah, kadab, bal aradta an yuqalu fulanun qari, faqad qil dhaka thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong pinag-aralan yung Quran, nagsinungaling ka. Tunay na ang dahilan ng pagsawa mo sa bagay na yan upang masabi ng mga tao na ikaw ay marunong. Ibig sabihin, ang tao yun, ginawa niya ang bagay na yun upang purihin siya ng mga tao at uutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga anghel upang hilahin siya sa jahannam at una yung kanyang mukha na itatapos sa jahannam. At susunod na tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung taong binigyan niya ng kayamanan. Sasabihin sa kanya na ng Allah, alam uwasi alayka, hindi ba't pinaluwag ko sa iyo ang iyong pamumuhay sa pamamagitan ng pagbigay ko sa iyo ng mga kayamanan? Sasabihin ng alipin niya, bala ya Rab, opo Panginoon. Famada amilta fima ataituka, at ano ang ginawa mo sa kayamanan na ibinigay ko sa iyo? Sasabihin ng alipin niya, kunto asilur rahim wa atasaddaq, ako ay tumutulong sa aking mga kamag-anak at nagbibigay ako ng sadaka o tulong sa mga tao. At sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao yan, kadab, bal inna ma'aradta an yuqal fulano jawad, nagsinungaling ka, sabi ng Allah. Tunay na ginawa mo ang bagay na yan upang ikaw ay purihin ng mga tao at sabihin na ikaw ay mapagbigay. At uutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala kanyang mga angin na hilain ang lalaking yun at itapos sa jahannam na una ang kanyang ulo. Pangatlong tatawagin ng Allah ay ang tao namatay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin sa kanya ng Allah, ano dahilan ng pagkamatay mo? At siya'y magsasabi, inutusan mo akong makipaglaban sa landas mo hanggang sa doon ako namatay. At sasabihin sa kanya ng Allah, nagsinungaling ka. Tunay na ang dahilan kung bakit mo ginawa yan upang ikaw ay sabihin, bayanin ko matapang. At ipapahila siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel upang itapos sa jahannam. Yung mga tao, yung mga magulang at kapatid sa Islam, ay silang unang itatapon sa jahannam. Subalit, anong dahilan? Ang mga gawain nila yun ay puro kabutihan. Bakit silang unang itatapon sa jahannam? Ang dahilan, mga magulang at kapatid, dahil ginawa nila ang bagay na yun sa pamamagitan ng pagpapakita ng tao. Gumawa sila ng kabutihan, subalit hindi para sa Allah, para sa papuri ng mga tao.
At yan ay hindi kinalulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya itambal sa anumang bagay at sino man sa kanyang malilika. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tatanggapin lang niyang kabutihan at pagsamba ay ang gawain para lang sa kanya. Ibig sabihin, anumang gawain na ginawa mo na mayroon pang ibang layunin, iba-ibang layunin na hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi gagatimpalan ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. Kahit gaano kalaki kabutihan, kapag ang intention mo doon ay hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi gagatimpalan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang gagatimpalan lang ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit maliit na gawain, ay yung para lang sa kanya. Yung ang layunin mo ay para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Labagin pa ng mahal na propeta ang mga dahilan ng pagpasok ng mga tao sa Jahannam. Una, al-qatilu bighayri al-haq, yung mga tao nakapatay ng walang sapat na dahilan. Sabi ng Allah, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Sino man, sabi ng Allah, ang pumatay ng isang mananampalataya ng sadya, ang katimpala niya ay imperno at siya ay mananatili dito magpakailanman. Kabilang pa sa mga dahilan ng pagpasok ng mga tao sa Jahannam ay yung akalat ng riba, yung mga tao kumakain ng riba. At kabilang pa doon yung ta'dibul hayawan, yung pagpaparusa o pagpapahirap sa mga hayop, al-kasiyat al-ariyat, yung mga kababaihan ng kanilang mga kasuotan ay mga fitid, ay kabilang din niya sa mga dahilan ng pagpasok ng mga tao sa Jahannam. At ang pinakamalaking kasalanan na iniipapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba sa iba. Ayan ang kasalanan na kailanman ay iniipapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala at sino man ang gumawa niyan ay hindi siya ilalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jahannam magpakailanman. Sabi ng Allah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sabi ng Allah, at yung mga di naniwala sa Allah at nagtakwil sa aming mga kapahayagan, sila yung maniniraan sa impyerno, sila ay mamamalagi roon magpakailanman. Dahil sa isa sa kapalang kalakastangan sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ang lumikas sa'yo, tapos pagkatapos nun, ibang sasambahin mo. Kaya yan mga magulang at kapatid sa Islam, ang pinakamalaking kasalanan na dahilan ng pagpasok ng mga tao sa Jahannam. Binanggit pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sigaw ng mga tao sa Jahannam. وَمَا يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Sabi ng Allah, at sila ay magsisigaw doon sa impyerno ng malakas. At kanilang sasabihin, aming Panginoon, kami ang inyong ilabas. Kami ay nangangakong kami ay magsisigawa ng mga gawaing matuwid, iba kaysa dati namin ginagawa. At sasabihin sa kanila ni Allah, hindi ba kayo ay aming binigyan ng sapat na buhay upang makaalaala kayo rito ang sinumang nais makaalala at ang tagapagbabala ay dumating sa inyo? Kaya't inyong lasapin ang parusa sapagkat para sa mapanggawa ng kamalian ay walang niisaman ang makakatulong sa kanila. Ang mga tao yun, na makakapasok sa Jahannam kapag nawalan na sila ng pag-asa na tutulong sa kanila, tatawagin nila yung bantay sa Jahannam na si Malik at kanilang sasabihin, Ya Malik, liyakati alayna rabu, kala innakum makithun. Sabi ng mga tao, ay Malik, na tagapangasiwa sa Jahannam, o Malik, hayaan mo ang iyong Panginoon ay magbigay ng wakas sa amin. Ibig sabihin, hihilingin ng mga tao na sila ay mamatay para hindi na nila malasap ang sakit ng parusa sa Jahannam. At ang isasagot sa kanila ni Malik na tagapangasiwa sa Jahannam, innakum makithun, katotohanan kayo ay mananatili dito magpakailanman. Sa yan mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, ang huling hantungan ng mga taong sinayang nila yung kanilang buhay sa mundong ito na kung saan hindi sila gumawa ng mga kabutihan na magagamit nila sa kanilang pagharap sa kanilang Panginoon. Sa susunod na Juma, talakay naman natin ang paraiso na inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong nagsumikap, sumunod sa kanyang mga utos. Inna Allah